Sa gitna ng nararanasang problema sa supply ng kuryente sa Pilipinas, panahon na nga para gumamit ng alternatibong energy source. Ang problema, mahal pa rin ang kailangang ipuhunan para rito. Pero sa huli, malaki nga ba ang matitipid sa electric bill? Live mula sa Quezon City, si Cedric Castillo may paandar. Jessica, gaya nga nung nabanggit mo, sa simula raw talaga, kailangan mong mapapagastos ka daw talaga no? At kailangan mong mamuhunan. Katulad halimbawa, itong ganitong solar panel na ganitong size, 300 watts, mga 15,000 to per panel. Ano? Para daw yung tindahan na kailangan mong, kumbaga, kailangan mong mamuhunan sa simula. Pero sa bandang huli, yun daw matitipid mo ay posibleng matumbasan pa at malampasan pa posible yung gagastusin mong investment sa solar panel system. July 2014, shutdown ang ilang bahagi ng Metro Manila at maging ilang kalapit na lalawigan matapos humagupit noon ang bagyong Glenda. Pero habang marami noon ang tila cut off mula sa mga karatig na lugar. Oscar Charlie. Ang barangay St. Ignatius sa Quezon City, hindi raw naputol ang komunikasyon. Mula pa kasi 2013, ang buong communication system ng barangay hall, 100% solar powered daw. Very critical ang communication, di ba? Like nung Glenda nga, we have tested yung system namin. Up kami in terms of communication. Kumbaga, brown out ang tagal. Pero up yung system namin. Ang pinakauna raw na barangay hall sa Quezon City na gumamit ng solar power system. Anim na panels na katumbas ng 1.5 kilowatts na kuryente ang naka-install na sa barangay hall ng St. Ignatius. Umabot na raw sa 300,000 pesos ang nagastos para sa system. Pero kada buwan, umaabot sa 5,000 pesos ang bawas sa kanilang electricity bill. Kumbaga sa negosyo, namuhunan ka muna raw sa simula. Ang tanong, practical kaya ito sa anumang barangay, lungsod man o probinsya? Kasi may budget naman ng barangay. So every year, nag-i-install ka ng kung anong kakayanin ng budget until makover mo yung buong system requirement. Target ngayon ng barangay St. Ignatius, 100% solar energy ang maging source ng buong barangay hall para raw sa mga local government unit tulad nila na kumukonsumo ng kuryente na hanggang 400,000 pesos kada taon, tinatayang 2 million pesos. Ang halaga ng solar power system ang kakailanganin. Pero sa loob lang daw ng 5 hanggang 6 na taon, bawi na raw ng savings ang puhunan. Although nagbabari yan na kasi depende sa weather din eh. Meron mga, especially summer, magandang araw. May mga rainy days, cloudy days. Sa ayaw at sa gusto mo, sisikatan ka ng araw eh. Ang National Headquarters ng Philippine National Police sa Camp Crame sa Quezon City, 12 million pesos ang konsumo sa kuryente kada buwan. Nitong nakaraang Lunes, nagkaroon ng isang Memorandum of Agreement ang PNP at ang Department of Energy para sa isang solar generation system project. 600,000 kilowatts na kuryente ang balak i-generate ng proyekto. Ang makikinabang nito, ang sports center sa loob ng kampo at Center for Law Enforcement Studies. We stand to save marahil mga around more than 5 million pesos worth of energy taon-taon. O sabihin natin more than 400,000 pesos worth of energy buwan-buwan. Matipid na enerhiya rin ang nagtulak para itayo ang wind farm sa barangay Halayhayin, Pililla, Rizal. Ang 54 megawatts na capacity ng planta pwede raw bigyan ng kuryente ang buong Rizal at ilang parte ng Metro Manila. Jessica, sa kaso ng Camp Crame, ano, dun sa solar panel system project niyan, ay at least 10 years daw yung itatagal ng project. Ano. So sa 10 years na yun, sa tansya nila, ay abot sa 50 million pesos ng kuryente ang magiging savings ng PNP. Jessica? Alam mo, Cedric, ang madalas kong naririnig na argument against yung paggamit ng solar panel, yung cost efficiency. Mahal, sa umpisa nga, at tapos ang tinatanong eh kung yung masisave mo ba dun sa iyong electric bill malalagpasan niya yung cost, yung capital cost mo nung pag-i-install niyan at saka yung maintenance cost kamusta raw ba yung maintenance cost ayon sa iyong mga nakausap, Cedric? Uh,
Actually, Jessica, yung mga nakausap natin kanina, particularly itong si Barangay Captain ng St. Ignatius, tsaka itong may-ari nitong building na kinatatayo natin ngayon, ano, supplier, wala sila na may mention na yung maintenance cost, ano, kung meron man, I suppose hindi yan, very minimal yan. Ano. Tinanong natin kanina kung doon sa mga, kumbaga yung mga residential lang na maliliit, yung mga gasto sa kuryente, ano, like yung mga kasama ko kanina, tinatanong namin kasi paano kung halimbawa ang konsumo mo lang sa kuryente is 1,000 pesos, 1,500 per month. Yun, sa aspetong yun, mukhang baka hindi practical, ano? Kasi kung i-compute mo yung magiging savings mo pag ganun katagal, pero pag kukumpute mo siya sa 10 years, 15 years, 25 years, eventually mababawi mo rin talaga yung magiging savings mo. Pero pagdating dun sa mga establishments, like yung barangay hall na pinuntahan natin kanina, na malaki yung konsumo nila per month, doon daw talaga mararamdaman mo yung mababawi mo in 5 years time. Sa case na itong St. Ignatius, mababawi daw nila yung kanilang pinuhunan sa solar panel, Jessica. So, sa ngayon, ang sinasabi nila, mas advisable ito doon sa malalaking mga bahay siguro o yung mga commercial establishment. Pero yung mga maliliit na household, hindi advisable. Hindi natin masabi, Jessica, na hindi advisable, ano. Yun lang talaga, yung maliit na konsumo mo, yung masasave mo dyan, pagka in-add up mo yan, it will take us a long time bago mo maabot yung gagastusin mo doon sa solar panel. Mm-hmm. Pero yun nga, gaya na nabanggit mo, yung mga malalaki ang konsumo nila, particularly yung mga malalaking establishments, mga buildings, mga malls, mukhang posible na mabilis silang mababawi yung sinasabing ROI, ano, return of investment. Mm-hmm. Mabilis silang mababawi yan kasi yun nga, in certain number of years, 3 years, 5 years, bawi na nila yung kanilang investment, Jessica. Mm-hmm. Isa pang bagay, yung space kasi, di ba, maliliit ang karaniwang bahay natin eh. Saan mo ilalagay yung mga solar panel? Kadalasan sa bubong, although hindi, sa iba hindi raw maganda kasi tingnan. At saka ligtas ba pag sa bubong mo ilalagay yun? Paano pag nabagsakan yan ng sanga ng puno o may napuntang bato sa yung bubong? Paano daw kaya yon, Cedric? Well, sa case nung Barangay St. Ignatius, Jessica, no, dun sa bubong nila na naka-incline, hindi yung flat na mga buhos na semento, no, yung medyo naka-incline na typical na bubong dito sa Pilipinas, at dun sa yung pagkaka-orient ng kanilang solar panel dyan, kinuwento sa atin nung Barangay Captain, facing daw yung south. Bakit? Ba't hindi nakaharap sa east o west kung saan lumulubog, gumano yung araw? Ano? Kasi pag nakaharap ka daw sa east, makukuha mo yung pagsikat ng araw. Pero pag lubog yan, nakatalikod yung panel mo. Whereas kung sa south ka doon nakaharap, kung pagsikat ng araw mo dito, kuha mo yung araw. Pag lubog niya ng araw sa west, kuha mo pa rin na both all the time, Jessica. Okay, pero ligtas ba yan? Pag na ano ng sanga, ng puno, may nang bato sa bahay mo, di ba? Kasi glass yata yung ibabaw ng solar panel eh. Paano kaya yon, Cedric? Yeah, I'm not hindi ako sigurado, Jessica, kung anong material nito, pero it seems I suppose it's durable dahil sa presyo niya, no? May kamahalan din ito, Jessica. Importante diyan yung pagpili rin ng location kung saan mo ilalagay mga panel mo. Like dun sa Barangay St. Ignatius, may isang area doon na maganda daw sana yung orientation para doon sa araw, pero may mga puno siya. So pumili sila ng ibang lugar kasi nga iiwasan mo na maging damaging yung puno na yon. So naghanap sila ng ibang location, Jessica. Isa pa dyan, pag bumabagyo, ang lalakas na ng mga bagyo natin, baka kasama yan sa mga lili pa rin. In any case, maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo, at sa iyong paandar.